The following program contains scenes not suitable for children. Ito ang Piazza Navona. Itong Piazza Navona, isa to sa paborito kong lugar dito. Isa sa pinakamagandang piazza sa buong Italia. Mga kaibigan, ito'y sikat na pinupuntahan. Yan, ang daming tao ng mga turista. And speaking of sikat, mga kaibigan, dalawang kababayan natin ang nakausap ni Mel. At para mas makilala nyo sila, si Nilda Castro, layperson na nagtrabaho sa Vatican. At ang ikalawa naman ay si Charito Basa. Alam niyo ito si Charito Basa sa na-contribute niya sa tungkol sa Pilipino at sa mga komunidad ng Pilipino. Siya ay kinilala ng presidente ng Italia na si Carlo Acelio Ciampi. Champion talaga itong dalawang to. Italia, isa sa mga lugar na paboritong dayuhin ng mga OFW na nangangarap na magandang buhay. Dalawa sa kanilang nagtagumpay dahil bukod sa sipag na kanilang ipinamalas, kapwa nila ay pinaglaban ng kapakanan ng kapusong Pinoy. Pareho silang umani ng respeto at parangal. At ang simula ng lahat ay ang husay nila sa wikang Ingles. Si Nilda ay nagpunta sa Roma para sa isang seminar. Pero alam niyo bang tsambahan ang pagkakahayar sa kanya? We had a meeting in Rome 1 year. And as I was here, somebody asked me if I could help out in Vatican Radio at that time because they needed someone who spoke English. Tinanggap niya ang trabaho ura-urada. Swerte namang di pa niya kailangan ng visa noon. At that time, an agreement between the Philippines and Italy that any Filipino could enter Rome without a visa. That was a long time ago, 1976. 8 taon siyang nagtrabaho sa Radyo Vaticano hanggang sa nakalipat siya sa Vatican City mismo. Dito, naging malapit siya sa mga migranteng nasa Italia. My function is to study the situation of migration in the world, specifically Asia and America. Isa itong outreach program kung saan inalalapit nila ang Panginoon sa mga taong walang panahon sa Panginoon. People working in the airports, they have shift work. So they cannot usually go to, let's say, attend celebrations in the parishes. So we have them, we have all the celebrations in the airports, they can directly go. So we have airport chaplains. Mag-30 taon na si Nilda sa Vatican, kung saan saan parte ng mundo na rin siyang nakarating dahil sa kanyang trabaho. At ang pinakamasayang bahagi daw ng trabaho niya, ang maka-face-to-face ang Santo Papa. When we see him, it's like having contact with a person who is not only your boss, but a person who represents something greater, something bigger. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang biyayang natatamo ni Nilda sa kanyang buhay sa Vatican City. Tulad ni Nilda, husay din sa pagsasalita ng Ingles ang puhunan ni Charito Basa nang dumating siya sa Italia para maging babysitter. I had an interview as a babysitter, parang sa daughter of a senator. So, hired ka agad ako because I spoke very good English daw. Napakabilis na mga pangyayari. Sa 10th araw niya bilang babysitter, nakatanggap agad ng ibang trabaho si Chato. The 10th day, November 10, I was from publications assistant. I was trained to use a computer. I was trained to do layout ng mga... I learned copy editing. Nabuksan ang mundo ng dating babysitter sa mas malaking responsibilidad. Nabuhos ang atensyon niya sa pagtulong sa mga kababaihan. Nag-set up kami ng shelter, nag-set up kami ng counseling, referral services in collaboration with Italian service institutions. No? Free lahat yan. Bakit yung parang efforts mo talaga for women? Meron bang underlying reason for that? Paano yung mga women who needed, like, women who were victims of trafficking, women who were victims of iba't-ibang uri ng pang-aapi or violence and abuse. Di nagtagal, binuuni na Chato ang Filipino Women's Council para alalayan ng mga kababaihang biktima ng karahasan. Doon niya nadiskubri ang sari-saring hirap na pinagdadaanan ng mga babaeng OFW. May mga nuns na nire-recruit because they were actually to be domestic workers of old Italian nuns. Ang isa pa na malaking problema nun yung mga unwanted pregnancies ng mga kababaihan. Likas ang katapangan ni Chato sa pagsulong ng mga ikagaganda ng buhay ng mga kababaihan sa Italia. Sa kanilang pakikipaglaban, may pagkakataon na ngayon ng mga babaeng OFW na ipetisyon ang kanilang pamilya sa Italia. Ginamit namin yung
Convention ng Rights of Children, of the Child. So may batas na na pwedeng kunin ng mga mabilis anak? Mabilis na. Maximum 3 months. Dahil sa hindi matatawarang pakikipaglaban ni Charito para sa mga kababaihan, ang kanyang magandang adhikain ay kinilala sa bansang Italia. Every year, ang President of the Republic, binibigyan niya ng recognition yung mga outstanding contribution ko ng Italian citizen. Italia. We have given prestige to the nation. There were 3 of us who were non-Italians. Uh-huh. All 3 of us are leaders, strong lobbyists ng policies. Akalain mong ang ating kababayan ay nabigyan ng award na Cavalier de la Repubblica o Knight of the Republic mula sa mismong Pangulo ng Italia. For 2 months, I was shocked. Sabi ko, is this true? Kasabay namin doon mga famous ballet dancers na matatanda ng Italians. Engineers, mga nag-graduate sa 2004, nabigyan ako ng San Caterba Medalia. Oh, really? By the same president. Ang kwento ni Charito at Nilda ay nagpapatunay lamang na ang pagtulong sa kapwa, hindi lamang sa mga kapwa Pinoy, kundi pati sa ibang lahi, ay nasa puso ng bawat Pilipino sa amang dako ng mundo. Kaisa mo ang Mel and Joey sa iyong advocacy at sa mga pinaglalaban mo para sa mga kababayan natin Pinay. Thank you very much and God bless you. Oh, let's drink to that. Ang Roma ay sentro ng relihiyong Katoliko sa buong mundo. Kaya hindi ko pinalampas ang pagbisita sa isang natatanging simbahan na naririto, ang Church of St. Sylvester in Capite. Ito ay tinayo noong 8th century. Special ang simbahan ito dahil isang bungo ang matatagpuan dito. Ito ay ang pininiwala ang bungo ni St. John the Baptist. Ito yung decapitated head ni St. John the Baptist, St. Sylvester Church dito sa Roma. Maraming dumarayo sa simbahang ito upang silipin at bisitahin ang sinasabing relic na ito ni St. John the Baptist. Isang malaking biyaya ng mabisita at masilip ng malapitan ang isang relic na nagpapatunay ng katotohanan ng kasaysayan ng Kristyanismo.